Itatanong ko po ay bakit po ba ang laging inuusig ng lahat maging sa iba't ibang sekta, ganun din po sa gobyerno, bakit ang laging simbahang Katoliko ang inuusig po? Okay, gandang tanong. Pwede Romel Palma, ito sumagot noon. Okay, isang malaking karangalan, makisagot po ang napakagandang katanungan. At bakit nga ba na palagi na lang ang Katoliko ang tinutulig? Yes po, Brother Jando? Hindi, naririnig po ba ako? Malinaw po, Brother Jando. Malinaw. Brother Romel. Okay. Brago. Yes po. Ako lang yung mahina. Sige po, mapagpalang oras at maraming salamat po sa katanungan. So ito po yung nakikita kong rason kung bakit po ang ating simbahang Katoliko ay yung palaging tinutuligsa. Unang-una po ay kailangan muna nating basahin po yung sinasabi sa Mateo 16:18 kung atin pong babasahin ito. Mateo 16:18 sabi dito sa 16:18 ganito. Teka ha. Okay. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yan, kahit nakapangyarihan ng kamatayan ay hindi talaga magtatagumpay laban sa kanya. The reason why there's so many people attack our church, dahil upang patunayan na itong simbahan na ito ay tunay at genuine talaga nung natatagal ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ayon po sa ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:11-12, ito po yung sinabi niya tungkol po sa tunay talaga na tagasunod o tunay talaga na nasa Diyos. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Yan, alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So, dapat tayong magalak, mapalad talaga yung mga taong inuusig, pinaparatangan, no? Maraming paratang sa simbahan, maraming pag-uusig sa simbahan, pero nanatili pa rin ang simbahan na nakatayo sapagkat ito ang patunay na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ang kaisa-isang, no, nakikita natin dito na nagpapatatag dito, dahil siya mismo ang ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18 na binasa natin kanina, siya ang nagtatag ng simbahan, no, kasama yung Ama, ano, at ang Espiritu Santo sa pagtatatag nito. Siyempre nagpapatibay ito sa atin. Ayun nga sabi niya sa Mateo 28:20, dapat talaga tayong sumunod dito sapagkat ang turo ng simbahan ay turo na nanggagaling sa mga apostoles. Ang turo na nanggagaling sa mga apostoles, turo na nanggagaling sa ating Panginoong Kristo na siya mismo nagtatag ng ating simbahang ito, no? Magandang oras po at mapagpalang pakikinig sa inyo po, kapatid, at sa lahat po. Ito lang po yung ating may sasagot ngayon. Back to you po, Brother Jando. Okay, Ate Marites, okay na po ba yun? Opo. Salamat po sa magandang mga sagot po. Tanong ko lang din po para sa pamangkin ko, dahil hindi po siya nakapasok ngayon. Siya yung na-convert na almost 10 years na naging born again. Marami po siyang mga booklet mula sa born again. Ano daw po ang dapat niyang gawin? Kung itapon daw po yon o itabi, o ano daw ang maiibigay po ninyong payo? Ano na lang yun? Itapon na. Sige, Brother Wendell, ikaw sagot. Kung sakali mapadala yan sa amin, hihingiin namin, dahil pwede natin magamit yan, Brother Jando, para as reference. As reference. Pwede rin. Opo. At mga CFD, lubos po siyang nagpapasalamat sa inyong lahat sa punto per punto. Dahil din po, namulat din po yung dati niyang talagang ayaw na ayaw po niya sa ating paniniwala.
unti-unti po nabuksan yung kaisipan niya dahil napakahusay po ng mga katanungan at napakahusay po ng mga kasagutan. Nagpapasalamat din po ako kasi dito rin po ako natuto at patuloy po akong mag-aaral. At sana po tumagal pa ng tumagal ang CFD po at ang punto per punto pala. Maraming salamat po. Magandang gabi. Wow! Thank you, Ate Marites. So, wala ka ng follow-up, te? Wala na. Bigay ko naman po sa iba. Okay. At dahil wala pang naka-raise hand, basahin ko muna itong isa sa mga comment ni Vincent Veralo na sabi dito, mga kapunto, magandang gabi. Meron akong gustong itanong, ano ba ang tamang gesture ng pagdarasal? Dahil tayo mga Katoliko, batay sa aking mga naobserbahan ay luluhod at tatayo ang mga kapatid nating nating Muslim, ha? At dating daan. 'Yun ang aking naobserbahan na sila ay nagkapagtira pa man. Please bigyan nyo ko ng linaw. Bisaya kasi to, Bisaya kaya tinatagalog ko. Please bigyan nyo ko ako ng linaw. Ha? Isa rin sa aking mga tanong ay bakit tayo gumagamit ng sign of the cross? Sa kanang kamay at hindi sa kaliwa. Kung sakali sa kaliwa gamitin, meron bang kamalian ng paggawa nito? Sino sasagot? Bigay natin kay Brad Windel ang tanong, bakit daw Brad Windel na tayong Katoliko, ano ba daw ang tamang gesture? Kasi ang mga Muslim at ang dating daan, nagpapatira pa samantalang tayo lumuluhod at tumatayo. Minsan ang kalinawan tungkol dyan. Okay, tungkol sa pagluhod, ang pagluhod po ay isang una, merong pagluhod na patungkol sa pagsamba at meron namang pagluhod na patungkol sa paggalang. Si Gawa Kapetologis, versikulo 25 hanggang 26, pakibasa mo dyan do. Okay, Gawa Jis, 25 hanggang 26. Sabi dito ganito, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring katulad mo. Oh, so may pagluhod na ang intention ay pagsamba. Ngunit may pagluhod din na ang intention ay paggalang. Genesis kapitulo 4 o Genesis kapitulo 41 versikulo 43, Brajendo. Okay, 41-43 ng Genesis ganito. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod, pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo." Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. So, merong pagluhod na paggalang at meron ding pagluhod na paghingi ng habag ayon sa Mateo Kapitulo 17 versikulo 14 hanggang 15 at meron ding pagluhod na paghingi ng tawad sa Gawa Kapitulo 7 versikulo 59 at sa Konsilyo ng Nicaea, Second Council of Nicaea sa taong 787 Anno Domini, niliwanag ang pagluhod na adoration, pagluhod na veneration, o latria, dolia, protodolia, and hyperdolia. So, sa deklarasyon ng Second Council of Second General Council of Nicaea sa taong 787 dahil tinalakay dito ang isyo sa iconoclasm. Iconoclasm, images destroyers. Kung tingnan natin ang Genesis Kapitulo 18 versikulo 2, si Abraham lumuhod sa harap ng anghel. No? Si Josue, no? Sa
Josue Kapitulo 5, versikulo 14, nagpatirapa siya, lumuhod sa prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Sa Daniel din, Kapitulo 2, versikulo 46, si Haring Nabucodonosor lumuhod sa harap ni Daniel, ngunit hindi pagsamba, kundi yon ay paggalang. Now, yung sabi ng ating mga kapatid, lalo na sa balik Islam o sa mga Muslim, na ang tama umano tulad sa ginawa nila dahil ayon sa kanila ay ang ating Panginoong Hesukristo lumuluhod. Pero yung ginawa nila, hindi yun pagluhod. Ha? Iba ang pagluhod, iba ang pagpatirapa, at iba ang tuwad. Ha? At tungkol naman sa sign of the cross, bakit po ba sa kanang kamay? Dahil mabasa natin, mga kapatid, una, yung palatandaan noon pa man na inihayag ng Diyos na magiging palatandaan sa right hand at sa noo. Saan yan mabasa? Nasa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 7. Pakibasa, Brad Adyando. Okay, Deuteronomio 6, versikulo 7. Oh, sige. 7, Brad Adyandel? Yes. Oh, sabi dito sa 7 is, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Sa kanang kamay bilang tanda at itali sa noo. Ngayon, tanong. Sa Old Testament po ba, ano po ba yung palatandaan na para sa mga sumasampalataya, tunay na sumasampalataya ng Diyos? E mas mabuti siguro, Bradyando, si Ramel Parba ang ating pabasahin kung meron bang mabasa sa Biblia na may cross na ilagay sa noo ng mga sumasampalataya. Ito po ang pahayag ni Parba batay sa version na kanya binasa. So, ay salin at mayroon po ito. Yan, no? Sandali may... muna ha. Palakihin natin yung version na binasa ni Parba. Tungkol yon sa cross. Sandali. Bradyando. Ito ang palaging ginagamit ng ating mga kapatid na iglesia, gumagamit pala sila ng salin ng sa Biblia na mabasa yung cross. Okay. O ay salin at mayroon po ito, yan, no? may nihil obstat ni Baltasar at may reimprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatangan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihimik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklan-suklan na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. See? So, malinaw ra dyan doon na may talata pala, litra por litra sa Biblia, mabasa, natataka ng cross ang noo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.